What's up sa mga kahombre ko dyan? You guys know who this is? Makagago, what's up? May na naman niya pala to. And yes, it is true, cuz ang ating tema ngayon ay si FLM, Francis Leo Manghusin. Francis Leo Marcos. Mga kahombre ko, ganito yan eh. Ako at si Francis Leo Marcos ay, sabihin ko sa inyo, totoo, kami ay magkaibigan. Siyempre, after nung video kung saan inaccept ko yung mayaman challenge, nagkita kami, nag-coffee na kami and all. Pero hindi ko na kayo para ilabas pa yung video kasi there's no point. Kahit nung una pa lang, sabi niya sa akin, ilabas ko yung video, but I've never done that. Because there's no point. Hindi ko pa kay para gawin yon at the minute, diba? Ganito yan, mga kahombre ko, ha. May dalawang muka ng coin. Merong isang positive at merong isang negative. Si Francis Leo Marcos ay maaaring isang ang matinding scammer. Tulad ng sinasabi ng mga tao, tulad ng sabi ng aking kaibigan na si Gian Gasa, kung saan ikineclaim niya na at sinasabi niya with proofs na yun talaga yung pangalan, bla bla bla. Na kumbaga si Francis Leo Marcos ay isa lang tao ng isa pang mas malaking tao sa kanya na nag-uutos na gawin to, gawin yan. Tapos pagkatapos na nitong pandemya, bigla silang maglalabas ng isang matinding kumpanya, magpapasabog. Diba? At kesyo ang pera daw ni Francis Leo Marcos ay nanggagaling sa foundation. Kung saan kunwari sa 100 million na taong nag-donate, OFWs, mga taong mayayaman nag-donate sa foundation niya, 20 million lang ang napapabigay at yung 80 million ay diretso sa bulsa niya. Well, those are just and will always be affiliation. Kasi wala naman talagang tunay na proof. Ano ba yung pinapakita ni Gian Gasa ng mga proofs? Yun ay yung mga identity niya, na ito yung picture niya kasama yung nanay at tatay niya, na hindi siya Marcos, bla bla bla. But the thing is this, who are we to judge FLM at the minute? Kasi, you see, wala naman tayo ng DNA test niya at DNA test ni Imelda Marcos o ni Ferdinand Marcos para malaman ba talaga kung talagang Marcos siya. You know, at the end of the day, it's a yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Balikan lang yan ang opinion, mga kahombre ko. Pero at the minute, dahil nakulong siya, alam nyo yun, mga kahombre ko, ibig sabihin, may mali siyang nagawa. Kasi, obviously, ang NBI ay hindi magdadampot or hindi magkakaroon ng warrant of arrest sa isang tao kung yung taong yun ay malinis. At kung yung taong yun ay walang ginawang katibalian. Well, that's the reality of thing, right? That's a fact. Pero hindi nyo rin maiaalis na convicted na siya. Or na hindi pa siya convicted. Ulitin ko, Aji. Well, mga kahombre ko, hindi nyo rin maiaalis, okay? Hindi nyo rin masasabi kung siya ba talaga ay convicted na o hindi. Kasi at the minute, hinawakan pa lang siya ng NBI sa himpilan nila. Hindi naman siya itinapon sa literal na kulungan at the minute, di ba? So ibig sabihin, it's still on process at the minute. So, naghihintay pa rin tayo, tulad ni FLM, ng verdict. Kung ano ba talaga mangyayari sa kanya, kung ano ba talaga, kung ilang taon yung kaso niya, kung meron bang bail. At the minute, yung human trafficking, yung sa kanyang identity, we will never know, man. Kasi we don't know the guy. At the minute, bigla lang siyang sumabog, bigla lang siyang lumitaw because of his helps and all that. Kumbaga, ang dami nagsasabi na nabulag tayo ng mga pagtulong-tulong niya sa mga tao and all. Pero, you know, at the end of the day, siguro, sa totoo lang, ang dami nagtatanong, MG, ano ba talaga, ano sa tingin mo ang pangyayari na to? Sa tingin mo ba, ano ang nabudol ka ba ni FLM? Tinarantado ka ni FLM? Napaniwala ka ni FLM? Mga kahombre ko, at the end of the day, you know, ang sagot ko lang dyan is this. Mas maganda na sabihin natin na budol niya ako. Sabihin na natin na na-impluensyahan niya ako. Sabihin natin na napaniwala niya ako. Pero ang pinakamahalaga dito, mga kahombre ko, ay na-impluensyahan niya ako sa magandang bagay. At least, kahit na sabihin natin na gumaya lang ako sa kanya, ginaya ko lang yung challenge na, in-accept ko lang yung challenge, but at the end of the day, tumulong din ako.
At the end of the day, napilit niya, nabudol niya akong gawin ang pinakamalaking naitulong ko sa karir ko. Because at the minute, sa San Pablo City, Laguna lang ako tumutulong. I've never done things like this na dito na ako sa Manila tumutulong. I've never done that. But at the end of the day, nagkaroon kami ng chance na gawin yon kasama ng mga colleagues ko. So, at the end of the day, we've done it. So, alam niyo yung mga bigas namin, yung mga pinamigay namin PPEs, yung mga pinamigay namin kalabasa, mga okra, ganun. At the end of the day, napakinabangan na yun ng mga tao, mga kahomero. Na mga taga QC, taga Manila, at taga Pasig, nakarating din kami doon. Marikina, Muntinlupa, you know. Magkano na gastos namin? Almost 8 million, 7 million pesos. But then that's for them to eat. That's a very good help at the end of the day. Kasi sa totoo lang, hindi na basihan dito kung ikaw ay malupet na kriminal, scammer, tarantado, hayop. But then hindi natin pwedeng alisin na malaki ang naitulong ng tao. Well, anong pipiliin mo? Yung convicted criminal pero tumulong ng napakarami talaga? Sobrang dami niyan natulungan ng mga tao? O yung mga kuda lang ng kuda sa likod ng internet pero wala naman talagang ginagawa? Nakakulong lang sa kwarto, sa bahay, sasalita lang sa webcam, sa camera, and then that's it. Pero at the end of the day, kung sino pa yung kuda ng kuda, siya pa talaga yung walang nagawa kahit sa kapitbahay niya man lang. Alam niyo yan, mga kahomre ko. Like, hindi ko pipiliin na maging ganun. Mas pipiliin ko na maging kriminal, pero at dami kong natulungan ng mga tao. At least quits na ako sa buhay ko, di ba? Alam niyo yun? Kasi, yes, makukulong ako. Diretso na ako sa kulungan, pero malinis yung konsensya ko. At least, okay, nakagawa ko ng mga katarantaduan and all that. Pero, tangina, kahit kailan, ang kasalanan sa bagay ay hindi mabubura ng isang good deed. Pero ang isang good deed, okay? O ang isang daan, isang milyong good deed ay mabubura ng isang kasalanan. Pero you know, that's still good. I would still accept the fact na makukulong ako with a smile on my face. Kasi at least nakatulong ako sa mga kapwa ko na naghihirap. Kasi hindi lahat ng mga tao kayang tulungan ng gobyerno natin, mga kahomre. And now, syempre, dumating na rin sa point na nandito na tayo sa ganitong sitwasyon. No matter how good of a person you are, kahit sabi natin, kunwari si FLM, wala talaga siyang kaso. Kunwari makalabas na lang siya. Makalabas siya, you know, dahil napatunayan niya na hindi pala talaga totoo yun. Kasi kailangan niya munang patunayan kung totoo talaga yon, totoo ba to, totoo ba yung affiliation. Kunwari na lang, wala siyang nagawa. Sobrang linis niya, pero ganyan ang ginawa niya. Tumulong lang siya ng tumulong, Good Samaritan and all. Naniniwala ba kayo, mga kahombre ko, na puro positibo pa rin ang makukuha niyang komento anyhow, kahit walang nangyaring ganitong shit? Definitely, it's a big no, mga kahomre ko. Alam niyo kung bakit? There will always be a person who will look at you as a no one, a nobody. Kasi that's how this thing works. Sobrang daming judgmental na mga tao, mga kahomre ko. They don't know you, but then they will totally judge you straight away. Tulad ko sa mga pagkakamali ko noon, lalo na sa mga natira ko noon. But at the end of the day, mga kahomre ko, para sabihin ko sa inyo, aminin ko sa inyo, as well as syempre naging tatay na ako, as well as syempre nagkaroon na ako ng family, ang dami kong hinarap na kaso. Ayan ang totoo. I've paid a lot of money para hindi na ituloy ang kaso ng mga social media stars na pinagtitira ko. And that is quite crazy. And from there, natuto talaga ako. Kasi, you know, nakita ko na this legal thing work. Really, really, it does work, guys, for real. Pero ayoko na lang sabihin dahil kung sino yung mga binayaran ko, but lima sila at pinahirapan nila ako. Dahil lang sa entertainment na binibigay ko sa inyo, you know, everything fell apart for me. But, you know, I have money. I don't have problem with that. It's fine. It's good for me. Tulad na sinabi ko, kaya kong magsunog ng maraming pera. But then, syempre, merong mga unexpected na mga tao na dinemanda ako na yung pala nasa likod nitong famous na taong tinira ko, nakaibigan ko pala. You know, at the end of the day, ang daming pumlastik kay MG. But it's fine. It's all good, man. It's all good in the hood. Sa tingin ko, ganitong-ganto yung nangyayari kay FLM. But, you know, ako, luckily, nalusutan ko by just pay. Pero I don't think FLM will be able to get away with this with just his money. Kailangan niya dito ng mga proofs. Kailangan niya ng mga katibayan na tunay nga to, blah, blah, blah. So,
that's what's up. I know he's coming out. I definitely know he's coming out. And he's coming out at ang mga haters ni FLM will feel very, very sorry for this. For real. God, ayoko na magsalita. It's gonna be so crazy when he comes out. He's gonna come out. I'm sure. 100%, bro. Maybe not this month, maybe next month, maybe in 3 months time, but then mag-iingay siya sobra, man. Mas magiging matunog pa siya sa presidente when he comes out. For real. It's gonna be crazy. Anyway, salute pa rin sa'yo, FLM. You know, may mga nagawa ka mali sa tingin ko o sa tingin ng batas. Pero para sa akin, syempre, hindi naman kita kilala ng ganun kalalim. I don't know. Walang tunay na patunay kung talagang ganun kang kawalang yan. So, you know, that's what's up. One love, good fucking vibes. We out. At the end of the day, mga kahombre ko, there will always be a rainbow after the rain. So, sana maintindihan niyo yung mga salitang yan. Wala. Good fucking vibes.